Alright, magandang tanghali po muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan Pilipino na nasa iba't ibang dako ng buong mundo. Alam niyo po, ngayong araw na ito, araw na po ng Biyernes, ang huling paghihimpapawid ng programa pong The Baptist Lunch. And I believe for the past few days, ay kami po ay nakapagdulot sa inyo ng bunch of lunch. Ano po? And salamat sa mga nagkakaroon ng pagtugon, nagre-response po sa aming programa at nagpapasalamat sa mga natutunan po ninyo. At kami rin po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsusubaybay at ang ibig sabihin lang po niyang bawat isa sa atin ay nagkakatulungan po tayo sa pamamagitan ng programang ito. At wala na pong ibang objective ang programang ito kundi matulungan po kayo, mapalago kayo spiritually at matulungan din po kayo physically. And I believe you really enjoyed what we had yesterday. Ano ho? Kaya salamat sa Panginoon. And ngayong araw na ito, katulad pinangako po sa inyo, ipagpapatuloy po natin ang ating usapin patungkol po sa pagiging born again. And meron lamang po akong isang bibigyan ng katugunan doon po sa pagkalito ng maraming mga kapatiran na mga bata pa sa pananampalataya, subalit meron po silang nagiging problema sa pakikinig, you know, ng ibang mga katuruan na katulad po ng kapag ka hindi ka rin speaking tongues, hindi ka born again. Kaya bibigyan po natin yung katugunan at ako naman po yung nagpapasalamat sa Panginoon na ngayon ay muli po, bisita po natin ngayon si Pastor Ed Laurena. Ano po, at makakasama po natin siya mamaya, siya po ay magsasalita rin po para po sa atin. And sa ating pong pagpapasimula, tayo po muna ay saglit na mananalangin at hihilingin ko po si Brother Michael na pangunahan po tayo sa pambukas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy niyo po na pag-iingat po sa bawat isa po sa amin. Salamat din po Panginoon sa kalayaan na inyo pong ipinagkaloob na kami po ay malaya makakapakinig at makakapaghayag ng inyo pong salita. At hindi lamang Panginoon sa programang ito magkakaroon kami ng impormasyon patungkol po sa mga salita mo, pero salamat din po na magkakaroon din kami ng impormasyon patungkol po sa aming pisikal na pangangatawan Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga speakers po namin ngayon, pagpalain niyo po yung mga anak niyo na gagamitin para kami po ay educate at kailangan namin Panginoon sa araw-araw namin pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pagpalain niyo po lahat ng mga tao, mga kapatiran at mga invited visitors Panginoon na napasahan ng link ng programang ito na sila po ay magbukas ng kanilang puso't isipan, makakilala po sa inyo kung meron pa mang hindi nakakilala, makakilala sa inyo at maligtas. Ganon din Panginoon, kami po ay matuto sa mga bagay po na dapat po namin gagawin upang maiwasan po ang lumalaganap po na virus sa kasalukuyan. Muli po, hinihiling ko po ng kapatawaran, anuman po ang aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, thank you Brother Michael. At mga kapatid, meron lamang po akong ilang talata na babasahin po sa inyo sapagkat bibigyan ko po ng pagkakataon at mahababang oras si Pastor Ed sa kanya pong bahagi. Ano po? Dito po sa Acts chapter 2 ay meron pong sinasabi ang Biblia sa Acts chapter 2 at ang sabi po ng Biblia sa verse number 1, beginning from verse number 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born? Parthians, Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia,
and in Judea and Cappadocia, in Pontus in Asia, Phrygia and Pamphylia, in Egypt, and in parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes, Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. And they were all amazed and were in doubt, saying one to another, what meaneth this? Others mocking said, these men are full of new wine. You see, now sa talata pong ito, mga kapatid, mga kaibigan, yung pong salita, yung pong speaking in tongues, unti-unti po natin yung i-define. Ano po? Sabi ko sa inyo kahapon, ang pag-aaral ng Biblia ay nagsisimula sa terms and then timing. These are very important. And also the tone. Yan po ang pag-uusapan po natin. Alright? Now, first of all, kinakailangan po natin maunawaan na ito po ay panahon ng tinatawag na Pentecoste, the 50th day, mga kapatid. Noong ang Panginoon ay nag-ascend na po, mga kapatid. Okay? And then the Bible says, makikita po natin dito na nagkatipon-tipon yung mga tao sa araw ng Pentecoste, mga kapatid. At makikita po natin na meron po silang pinanggalingan. Ano ho? Meron pong pinanggalingan ang bawat tao. Iba't ibang klaseng bansa, binasa po natin dyan mula po dyan sa 9, 10, 11. Ano po? Nandiyan po yung talata na yan. Nandiyan po yung mga pinanggalingan na bansa, iba't ibang klaseng lugar. Ngayon, ang nagsasalita, dapat po natin maunawaan kung sino lamang yung tinatawag na nag-speak in tongues. But bago po yan, gusto ko pong i-define sa inyo yung dalawang mention dito ng salitang tongues. The first one is literally, it's about verse number 3, there appeared unto them cloven tongues. Cloven means parted. Ibig sabihin, yung po ay bahagi, parang bahagi ng yung tongues dito ay literally nagkurting dila. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ano po? Kung makikita niyo po, nang sabi diyan, cloven tongues like as of fire. Okay? Parang apoy, mga kapatid. Nakakita na po ba kayo nung sindi yung kandila? Yeah, yung kandila. Makikita niyo po yung kandila, ang korte niyan ay parang dila. Yung kandila. Yeah. Oh, tama, ganda. Ngayon ko lamang nakuha po yan. No? Pero kung totoo, yung pong kandila na yan, ayan po ay isa, makikita niyo na parang cloven tongue. Part of the tongue, you know. It's not the whole tongue, but part of the tongue. Parted, ang ibig po sabihin ng cloven. Alright? So literally, dito ipinapakita po yung literal na kulay, korte ng dila, mga kapatid. But it's like a fire. No? Para maunawaan lamang po natin yung pong sinasite na terminology ng Biblia. Ano po? So it is like yung parang pag nakakita ka ng kandila or kung meron pa man po kayong mga ilawan, mga ganun po, makikita nyo po yung mga tinatawag na yun na parang cloven tongue. Ano po? Okay? Ngayon, so ito po sa verse number 3, makikita nyo, it's literally, it is just like yung parang dila na isang apoy, na korting dila, mga kapatid. Na sabi ko nga po sa inyo, kung inyo pong naalala, ako po ay nagsalita na ang mga Hudyo, pagka yan po'y nagnanarrate, gumagamit po sila ng mga ilustrasyon at usong-uso po yan sa kanila. No? Yan po'y kaugalian po nila yan. Kaya gumagamit po sila ng ganito. And then the Bible says, in verse number 4, maliwanag po yan. Kung paano po nag-appear ito, mapatid. The Bible says, and they were all filled with the Holy Ghost. Now, hiwalay po ito sa cloven tongue, mga kapatid, no? Huwag niyo pong i-relate ito doon. At ito po'y appearance lamang. Huwag ho nating sabihin na yung Holy Spirit ay cloven tongue. No, huwag po. Okay? Now, the Holy Spirit is a person. Tandaan niyo po yan. He is a person. And the Bible says, they were all filled with the Holy Spirit. The word filled, sabi ko sa inyo kanina, yung anong nakaraan pinag-usapan po natin ito, ay patungkol po ito sa pagko-control, patungkol po ito sa
pag-overwhelm po sa atin, pag-control po sa atin ng banal na Espiritu. In-explain ko na po yan sa inyo. Now, so being born again is one thing. And being filled with the Holy Spirit is another thing. Hindi po ito magkasama. Ito po ay magkahiwalay. Pwede kang ma-born again and still not filled with the Holy Spirit. You see, you are sealed by the Holy Spirit, but you are not filled with the Holy Spirit. Alright? Maganda po yan. Kaya makakakita po kayo ng mga tao na maaaring siya po ay na-born again. Siya po ay tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Tinalikuran niya po ang dati niyang paniniwala. Pero makita niyo po, hindi pa siya kontrolado ng banal na Espiritu, kaya wala pa po kayong makita ang pagbabago sa buhay niya. Ang nagkakaroon ng pagbabago po sa buhay niya ay yung mga tao na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas, tinalikuran nila ang kanilang dating sarili po nila, dating makamundong pag-uugali, dating pagiging unbeliever nila sa Diyos, ngayon naniniwala na sila sa Diyos, ngayon handa na silang magpasakop sa banal na Espiritu. At pag nagpasakop sila sa banal na Espiritu, doon po magsisimula ang pagbabago, sapagkat ang nagkukontrol na sa iyo ay hindi yung iyong emosyon, hindi yung pagmamahal mo sa mundo, kundi yung banal na Espiritu na siya naggagabay sa iyo sa araw-araw patungo sa katotohanan. Okay? So makikita niyo po mabuti. Ano po? So wala hong kinalaman dito ang speaking in tongues. Okay? So kaya in verse number 4, maliwanag po na binanggit po dito yung pong tinatawag na filling of the Holy Spirit. Pagpuspos, pagkontrol ng banal na Espiritu. So makikita niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, and because they were filled with the Holy Spirit, the Bible says when they were filled with the Holy Spirit, not because, but when they were filled with the Holy Spirit, they began to speak with other tongues. Now, binanggit na naman po yung salitang tongues. Pero ang sabi niyo po, ginamit na po yung tongues dito, ang sabi ng Biblia, they speak, hindi na ho appeared. Pag nag-appeared, ay may appearance, ang ibig sabihin, may ipinapakita, hindi ipinaririnig. Kapag ka nag-speak, may ipinaririnig. Pag may nag-appear, may ipinapakita. Okay? Yan po yun ang dapat po natin maunawaan. Ngayon, ang sinabi na po rito, terminology, speak. Alright? Speak with other tongues. So, ang tinutukoy na pong tongues dito is about language. Lingwahe po. Lingwahe ng ano? Ng iba't ibang mga dumalo noong araw ng Pentecoste. Okay? Now, may iba't ibang mga dumalo po dyan. Iba't ibang bansa na nandoon po dyan. But, ang tanong ngayon, sino ang nagsalita, mga kapatid, ng iba't ibang wika? Yung po bang mga dumalo o yung mga nandoon na? Maliwanag po, sinabi rin po dyan mga kapatid, na ang sa verse number 7, ang sabi niya dyan, ang sabi po dyan, behold, are not all these which speak Galileans? Now, alam niyo po, nakakapagtaka po rito, yung Galileans, kinukonsider po yan ng mga bababang tao compared sa Judean. Okay? They're not Judean. The Judean are more intellectuals than the Galilean. Most poor people, they came from Galileans. Pero nakakapagtaka, nung yung iniisip nila ng mga Galileans na hindi gaanong edukado, sila pa yung nagsalita ng iba't ibang wika. Could you imagine that this Galilean can speak other languages like Arabians, Rome, and iba pang lingwahe mga kapatid? Could you imagine that? So, bakit po? Sapagat ang sabi mga kapatid, napaka-particular ang sinabi nila. Alright? Verse number 11, ang sabi ng Biblia, we do hear them speak in our tongues. Narinig natin itong mga Galileans nito, nagsasalita ng sarili nating lingwahe. Pero may particular lamang. Hindi lahat ng usapin ay sinabi ho nila ayon sa doon sa iba't ibang lingwahe. No, merong particular topic po sila. The wonderful works of God. You see? So, it means, kapatid, this is the leading of the Holy Spirit for them to preach the gospel of the Lord Jesus Christ in their own language. Okay? Now, kaya po ngayon,
hindi po ito bahagi, mga kapatid, ng pagiging born again. Kaya po mali na sasabihin po natin na kapag hindi ka nag-speak in tongues, ay hindi ka born again. Wala pong ganun sa Biblia. Ito po ay born again na po sila bago sila nag-speak ng other language. Okay? Nagsalita po sila ng iba't ibang wika at may particular po. Hindi po yun, mga kapatid, wika na hindi naiintindihan. Wika po ito na naiintindihan, for example, Galileans. Nagsalita po sila ng Arabic. Nauunawaan po sila ng salita ng mga Arabians. See? Ganun po kasimple yan. So, yung mga taga-Pontius naman, Mesopotamia, nagsasalita. Yung Galileans, nagsalita ng Mesopotamia, pero nauunawaan po ng mga taga-Mesopotamia. Hindi po sila nagsalita ng lingway ng Mesopotamia at yung taga-Mesopotamia ay hindi po naiintindihan yung sarili ng lingwahe. Hindi po ganon. Ngayon ang maririnig niyo po na may speaking in tongues, obladi, oblada, walang nakakaintindi, maging yung nagsasalita, hindi niya naiintindihan. Wala po yun sa Biblia. Ano po? Hindi po yun ang tinutukoy sa Biblia. Inuulit ko po. Tapos na po ako. Inuulit ko po. Ang Biblia ay hindi po nagtuturo na kapag hindi ka nag-speak in tongues ay hindi ka born again. Sapagkat hindi lahat ng born again sa Biblia po, sa Biblia, marami pong ebidensya dyan, ay nag-speak in tongues. John the Baptist, napuspos ng Banal na Espiritu, hindi naman po siya nag-speak in other language. Marami po dyan. Wala, hindi po lahat. Yung presente lamang po doon, yung Galileans particularly ang nagsalita. Okay? And then nagsalita po sila ng lingway ng iba't ibang wika na nauunawaan po nila. Kaya tandaan niyo po ito, ang speaking in tongues ay hindi po bahagi ng kaligtasan. Yan po ay nagkamaling katuruan ng mga tinatawag na Pentecostal movement. Okay, mali ho yan. Hindi po sa inaatake kong Pentecostal movement. Pero sinasabi ko lamang po sa inyo, kung ang tinuturo ninyo ay dapat ka muna mag-speak in tongues para ma-born again ka, o kung ikaw ay born again, mag-speak in tongues ka, mali po yan. Mali po yan. Alright? Ako po'y nakakapagsalita ng Bicol, Tagalog, konting Ilocano, konting Bisaya, English, at Spanish. Marami pa ho kong alam na iba pang lingwahe. At Chinese, minsan nga lang pag nag-Chinese ako, hindi ko rin naiintindihan. Pero ang totoo po niyan, pag nagsalita po ako ng ibang wika, wala hong pagkakaiba yan. Dapat lamang po magsalita ako ng ibang wika na merong kabuluhan. Hindi ka ho magsasalita ng ibang wika just to say that you can speak other language. No, hindi po. May purpose po dito. They speak in other language the wonderful works of God. Ganun po yan. So wala hong kinalaman ang speaking in tongues sa pagiging born again. Yan ho ang gusto kong patunayan. Nawa po, natulungan ko po kayo. Ano po? At kung meron mo po kayong katanungan, ako po'y naniniwala na pwede pa po kayong magtanong at patungkol sa bagay po na yan. Alright? Now, binibigyan po natin at kung again, nagpapasalamat po ako na kasama po natin dito ngayon ang ating butihing pastor at wala pong iba kundi si Pastor Ed Laurena. Pastor Ed. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Pastor Hill, sa pribilyo na pinagkalob nyo na ako ay maging bahagi ng inyong programang Baptist Lunch. Although, hindi pa tayo nagla-lunch, pero sabi ng Bible, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At maraming salamat po na bagaman po tayo may COVID-19, tayo po ay lockdown. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang langit ay hindi lockdown. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lockdown. At ang salita ng Diyos ay hindi lockdown. At sa topic po, nais ko lang pong basahin ang ilang talata dito sa Biblia. Dito po sa John chapter 3, nang sabi po dito sa verse 1 hanggang verse 7, "There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art teacher came from God. For no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. But that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is of spirit. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na ating binasa, na ang topic po dito is about born again. Ano ba talaga ang born again? Alam niyo, sometimes this is the most abused words. Ginagawa nila organization. Born again is not an organization. Mm-hmm. Born again is not a religion. Born again is not a church. Pag sinabing born again, it is must be a personal experience of one sinner that he encountered the Lord Jesus Christ, just like Nicodemus. Tingnan niyo po, si Nicodemus isang Pariseo. Hindi lamang siya Pariseo, but ruler. Siya po isang pinuno. Alam niya po ang batas, siya po, ito ay, you cannot be a Pharisee unless you have more knowledge and more wisdom of this world. Kilala po siya. Kaya siya po ay pumunta kay Kristo isang gabi. Bakit kaya gabi? Kasi ayaw siyang makita ng tao na siya lumalapit kay Kristo. Mm-hmm. Ganyan po maraming tao, imbitahan mo ng Sunday morning, ayaw pumunta, sa gabi napunta para hindi makita ng tao. Pero hindi po dapat tayong mahiya. Alam niyo, maraming mga tao, pag dinalhan mo ng salita ng Diyos, nahihiya. Pero dalhan mo ng alak ng sigarilyo, ay hindi nahihiya. Mangutang, hindi nahihiya. Magsugal, hindi nahihiya. Pero sabi ng Bible, ang katanungan, ano ba talaga yung born again? Bakit ang tao ay kailangan ma-born again? Mm-hmm. Yan ang katanungan. Sabi dito, he went to Jesus by night. At ang sabi ng Panginoon sa verse 3, And Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit po ang tao kinakailangang ipanganak na muli? Sapagkat tayo ipinanganak po sa laman na tayo po ay makasalanan. Sabi ng Bible, tayo po ay nanggaling kay Adan. You can trace yourself back to Adam. Lahat po tayo ay nanggaling kay Adan. At ang sabi ng Biblia sa Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan pumasok sa sanglibutan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Lahat po tayo makasalanan. Sabi ng Bible sa verse 10 ng Romans chapter 3, walang matuwid, wala kahit isa. Sa verse 23, For all have sinned and come short of the glory of God. Sino ang dapat ipanganak na muli? Yung pong lahat ng tao, sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Tayo po ay may hatol patungo sa impyerno. Ang sabi ng Bible, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Tayo ipinanganak ng ating nanay mula sa bahay bata nung tayo ipinanganak dito sa sanglibutan. Ngayon nakita natin ang mundo kaya tayo naririto. Pero hindi tayo pwedeng pumasok sa langit kasi po tayo ay makasalanan. Mm. Kaya nga ang sabi ng Bible, kailangan na ipanganak na muli. Sabi sa verse 7, ye must be born again. Can you imagine itong sinikodemo, napakatalinong tao? Hindi niya alam kung ano yung born again. Yan din po maraming tao ngayon. Binibasa lang makapaglagay ng salitang born again, pero hindi nila nauunawaan. Kaya ating makita po dito, si Nicodemo matalino, pero hindi niya maintindihan. Sabi ni Nicodemo, kailangan pa, paano ang tao ipapanganak na muli? Kailangan pa ba akong ipasok sa tiyan ng aking ina? Ang height ko ay 6'2"? Ay, hindi na pwede. Kaya ibig sabihin, it is a clear revelation that he is ignorant what born again is. It's just like people today. They say that they're born again, but they do not know what is being born again. Ang born again, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung taong makasalanang nagsisi
at tinanggap si Kristo sa kanyang puso na sariling tagapagligtas, na si Kristo ay nabayubay sa krus na danag ang kanyang dugo, siya ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. At tinanggap niya si Kristo sa kanyang puso na sariling tagapagligtas nung siya ay magsisi ng kasalanan. Nang sabi ng Biblia, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Hindi na po tayo kinakailangan mag-speak in tongues. Sakay tama yung sabi ni Pastor Hill, the word tongue is language. Dapat language ay nauunawaan. Pero yung mga speaking in tongues, hindi ko nga alam yan eh. Wala, maski yung nagsasalita, hindi niya nauunawaan. That is not language. Anything that you cannot understand, for you, it is not a language. That's right. That's good. Dapat ay maunawaan po natin. Kaya sabi ng Panginoon, it is a mess. Pag sinabing it is a mess, kailangan. Paano ngayon tayo papanganak na muli? Magsisi ng kasalanan, tanggapin si Kristo na sariling tagapagligtas. At pag tinanggap mo si Kristo, ang sabi ng Bible, you have the Spirit of Jesus Christ. Sa Romans 8:9, ang sabi ng Bible, ang hindi kinaruroonan ng Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya pag tinanggap mo si Kristo na sariling tagapagligtas, ang sabi ng Bible was sa Romans 8:1, wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Wala kang mababasa sa Biblia ng sinumang mag-speaking in tongues ay born again. Wala sinasabi sa Biblia, sino mag-speak in tongues, siya po ay pupunta sa langit. No. Kapatid, yung pong nasa tulis, yung pong tulisan sa cross na nasa kanan, na siya'y kinilala niya, na siya isang makasalanan, sabi niya, tayo ang karapat dapat dito sapagkat tayo makasalanan. Panginoon, alalahan mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Naunawaan ni Kristo yun. Hindi po siya nag-speaking in tongues. Hindi nagsabi, kumusilyama. No. Walang sinabi siya. Kundi sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sabi ng Panginoon, ngayon din kakasamahin kita sa aking kaharian. Kaya po walang anumang bagay sa mundong ito na pwede ho na maging daan na ang tao ma-born again kundi sumagitan ng paglapit kay Kristo at pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo sa pananampalataya sa kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Ang sabi ng Bible, doon po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, ang pinag-uusapan po dito ay born again. Tingnan niyo po. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God which liveth and abideth forever. Kaya po, tandaan natin, sabi po sa verse 18, ang sabi po sa verse 18, ang sabi ng Bible, Lord, as much as you know that you were not redeemed by corruptible things as silver and gold, that from vain conversation received by tradition from your forefathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Tandaan natin, ang binyag hindi yan paraan para ma-born again. Ang paggawa ng mabuti, pero hindi ang paraan ng born again. Mm-hmm. Ang pagbigay ng pera ay hindi po yan paraan ng born again. Wala akong masamang magbigay ng pera, lalo kung ibibigay niyo sa akin. Pero hindi po yan ang paraan para maging born again. The only way to be born again is to come to Jesus Christ and admit yourself that you are a sinner and repented all of your sin and receive Christ into your heart as your personal Savior, that He died, buried, and rose again because of our sin. When you do that, the Bible declares na wala nang hatol ang sino na kay Kristo. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at ang pagiging born again ay merong bunga. Anong bunga po niyan? Doon po sa Mark chapter 5 ay ating makikita po doon na yung pong the man, the gathering, isang lalaki doon sa gathering sa Mark chapter 5 and verse 15, ito pong lalaki ito ay doon na nanahanan sa sementeryo. Ang tao po by nature takot sa sementeryo. Pero ito, doon nakatira kasi demon possessed po siya. Siya ay nakahubad, walang damit,
Pagkatapos ang sabi ng Bible ay sinusugatan niya ang kanyang sarili. Pag binasa niyo sa verse 1 hanggang verse 18, makikita natin diyan na sinusugatan niya ang kanyang sarili. Pero narinig niya ang pangalang Jesus. At siya'y tumawag sa Panginoong Jesus at kinas out ng Panginoon. Tinanggap niya si Kristo na sariling tagapagligtas. Nakas out yung demon sa kanyang buhay, sa kanyang katawan. Tingnan niyo ang resulta. So verse 15, and they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothes and in his right hand, and they were afraid. Una ho, pag binasa nyo from verse 1 sa mga talatang sumusunod, ito po'y nandun sa simenteryo, hubad. Walang damit. Pero ngayon, sa kansya ay naka... Sabi dito, walang tigil ho yan. Ang demon possession din matali. Talagang walang kapahingahan yan. Malakas yan. Walang makapaamo sa kanya. Walang makakontrol sa kanya. Pero nung siya'y lumapit sa Panginoon, siya'y tumawag sa Panginoon, ang naging resulta, siya'y natutong maupo. Naupo at nakinig. Ang tunay na born again, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung sinasabi mong ikaw ay born again at hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, ano ang resulta ng pagiging born again sa buhay mo? Alright. Siya'y, sabi dyan, siya'y naupo at may damit. Natuto na rin magdamit. Pag ikaw ay born again, ikaw ay matututong magdamit ng tama. Damit ng babae para sa babae, damit ng lalaki para sa lalaki. Walang in-between. Ngayon, summer, ang mga tao, they don't know how to dress up. They know to dress down. Pero ito, siya nakadamit, sabi ng Bible sa verse 16, and they that was it told them how it befell to him that was possessed with the devil and also concerning the swine. At ating makita po nito, and they began to pray him to depart out of the coast. Kaya ating makita rito ng lalaking ito na dating demon possessed, siya po'y na-born again, siya po'y natutong magdamit, siya po'y natutong maupo, siya'y natutong makinig, at hindi lamang siya. Ang sabi ng Bible sa verse 18, ay gusto niyang sumama sa Panginoon. Sa verse 19, howbeit Jesus suffered him not, but sayeth unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and hath had compassion on thee. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Hindi siya pinayagan ng Panginoon. Sabi niya, umuwi ka sa iyong pamilya. Mga kaibigan, puntahan mo sila at sabihin mo sa kanila kung anong kadakila ang ginawa ng Diyos sa iyo. Alam niyo po, ang born again, yan po ay akto gawa ng Diyos sa buhay ng isang taong makasalanang nagsisi. Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa hatol sa impyerno. Hindi natin kayang pumunta sa langit by ourselves. Maraming nagtry nan na nagtayo ng tour ni Babel, pero hindi po nila nagawa. Sapagkat ang tanging daan patungo sa langit ay si Kristo. At pag si Kristo ay nasa puso mo na, magkakaroon ng pagbabago. Yung dating kinaayawan mo, yan ang iibigin mo. Dati po ang gusto ko'y alak. Ang dati po ang gusto ko'y baraha. Ang gusto ko lagi sa probinsya ay barkada. Pero nung tinanggap ko si Kristo, binago niya ang aking buhay. I don't like the Bible. Kaya may awitin, the books I used to read, I read them no more. The drinks I used to drink, I drink them no more. Ang born again, mga kaibigan, ay napakahalaga. At hindi po yan totoo. Pag ikaw ay hindi nag-speak in tongues, hindi ka punta sa langit. Hindi po yan totoo. May dagdag pa nga yan eh. Meron pa siya, pag hindi ka daw na-slain, ay hindi ka filled ng Holy Spirit. Yun. Alam niyo ho, ang pinakamaganda niyan, bakit pag may na-slain ay sinasalo? Bakit? Eh kasi baka ma-hemorrhage eh. Kung totoo yan, wala po yan, hindi po yan totoo.
ang tao na puspos ng banal na espiritu, they are going to speak in right language. What language are they going to use? The Bible language. They will have courage to preach the gospel to anybody. Yun ang tunay na puspos ng banal na espiritu. Kaya hindi po yan totoo na pagpuspos ng banal na espiritu, kailangan kang ma-slain. Sa Biblia, ang natutumba ay yung puspos ng mga evil spirit. Yan ang nakalagay sa Bible. Na bumubula ang kanyang bibig kasi siya ay puno ng evil spirit. Pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, yung tao, yung dati mong hindi ginagawin, gagawin mo na mayroon kang courage. You are filled. Ibig sabihin ng filled ng Holy Spirit, you are controlled by the Holy Spirit. Kaya ang ibig pong sabihin ng born again, number one, you repented all of your sins, received Christ in your heart as your personal Savior. And then, pag ikaw ay born again, there is a result. Now, tingnan nyo, dati hindi ka nagbabasa ng Bible, ngayon nagbabasa ka na. Kaya nga sa chapter 13 ng 1 Corinthians, nakalagay dun, naroon, yung tatlong bagay, love, charity, nakalagay dun, see, hope, and faith. Pero makita nyo, but when the perfect ones has come, alin yung perfect? The Word of God. Kaya ito po ang saligan natin, ang Biblia. Simple lamang po, hindi na tayo pinahihirapan ng Diyos para makarating sa langit. Siya na ang naghirap sa Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Kaya itong si Nicodemo ay naligtas. Kaibigan, kung hindi ka paligtas, you are not born again. And if you are born again, you need to be sure that if you die, you are going to heaven. The Bible born again is the person that repented all of their sin and received Christ into his heart as his personal Savior, and he knows 100% that if he died or she died, he knows or she knows that he is going straight to heaven. But dying without Christ, when you die without Christ, your next breath will be in hell. Sir, ma'am, why don't you receive Christ in your heart as your personal Savior, being born again? Thank you, and God bless you. All right. Wow, that's great, mga kapatid. At ako po'y naniniwala na tayo po ay nakatanggap na po tayo ng masarap na luto ng tanghalian na ito, mga kapatid. No? At napakalaking bagay po na maunawaan po natin pagiging born again. Kasi alam nyo, minsan sabi nga ni Pastor Ed, ito'y pangalan na lang ng organization eh. So parang ginawa itong fraternity. No? Hindi po ganoon. Dapat maunawaan po natin anumang... Tandaan niyo po, bawat organization ay meron pong pamantayan at merong batayan. Merong batayan, merong pamantayan. Dito po, ang church ay meron po tayong batayan at pamantayan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Outside the Word of God is outside our faith. You see, yan po ay dapat, kasi ang sabi po ng Biblia, maliwanag po yan eh. If you are a Bible believer, no? If you are, kung sinasabi mo, na ikaw ay isang mananampalataya, dapat wala ng ibang batayan ng iyong practice, pananampalataya at ng iyong practice maliban sa salita ng Diyos. Remember what the Bible says, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Okay? Now, hindi mo pwedeng ihiwalay ang practice mo bilang isang Kristiyano mula sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin pag nasa church, spiritual tayo, nakikinig tayo sa salita ng Diyos at pagkatapos ng simba, pagkatapos ng church activities, pwede na kayo mag-inuman kasi ang sabi naman ng iba naman yung pakikinig at iba naman yung fellowship. Kalukuhan po yun. Kalukuhan po yun. No? Hindi, kung kayo'y miyembro ng isang simbahan na katulad yan, simulan nyo na po mag-step outside, step out, para makalayo na kayo ng dahan-dahan. Ano? At sabihin nyo sa sinumang leader ng simbahang yan, ang pangunguna ninyo ay wala po sa salita ng Diyos. All right. So maraming salamat po. Maraming salamat Pastor Ed at sa mga maliwanag na yan. Marami tayong mga listeners ngayon na nagpapasalamat, natutuwa. In fact, ako'y natutuwa naman mga kapatid na ang peak ng ating mga watchers and listeners ay nasa spiritual side. So ang ibig sabihin po niyan, maraming mga kapatiran ang nangangailangan po sa nangangailangan talaga ng salita ng Diyos. Okay? Now, habang ngayon ay hindi lamang po si Doc Malaluan ang atin pong bisita and nagkausap kami kagabi ni Brother Rolly, siya po ay naka-online din po siya
at siya po ay nakikinig din, sumubo-subaybay, at kung meron mang pagkataon siya ay kailangan po natin sa katanungan, ay pwede rin po siya sumagot. Siguro pwedeng tumawag din si Brother Rolly. Kung nakikinig po kayo, pwede kayong tumawag kay John Hill or kay Maki or kay Brother Michael para habang nagsasalita si Doc Malaluan ay pwede rin po kayo mag-bat in. At kung si Doc Eugene ay nagsusubaybay din po sa atin, ay pwede rin po siyang mag-bat in. Ano po? May operasyon si Doc Eugene? Habol siya, okay. At alam niyo si Doc Eugene, mga kapatid, napaka-busy doctor po yan. No, halos araw-araw, mayroon po siyang operasyon. No? Pero ngayon, bago tayo dumako, mga kapatid, sa pangkalusugang side ng programa pong ito, ay babati muna tayo sa celebrant ng sa araw na ito. Ngayon po ay birthday ng isang bata na dito na po lumaki sa simbahan at sumobrang laki sa simbahang ito. Ngayon ay, kung kanina may binabanggit si Pastor Ed na 6'2", ito po ay 6'2 na ngayon eh. No? 6 flat lang ba? 6 flat siguro pagka naka... Hindi. Pagka medyo kasi hindi ko napapansin ang tindig nito, 6 flat ito eh. Pero pag pinatatayo ko ng maayos, tumayo ka ng maayos, yun, 6'2 yun. Sisto, kasi pakuba-kuba ho ito eh. Kapapansin niya at isa po siya sa mga fans ni Noel Gumabay eh, at saka ni Johnny Propaile. Eh. No, kaya eto mga kubakob na ito, sinasabihan ko po ito tumayo ng maayos, no? Eto mga taga-Cuba ho ito eh, taga-Cuba, no? But anyways, yan ang nakukuha nila sa kakain po nila ng carbohydrates. No. All right. Anyways, tayo po'y dadako na at alam ko po, nasa linya na po, meron po ba tayong dapat batiin? May mga bago po tayong tagapakinig na galing po sa ibang bansa. No, in fact, meron po tayong mga pastors na nakikinig din po sa atin. No? Alright, batiin po natin sila. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Nais ko pong batiin. Dito po nanonood po si from USA, Sir Marvin Fernandez. And also, Pastor David Ling from Myanmar. And also I'd like to give to extend our greetings to the members in Sharjah sa UAE po kay Ma'am Radeline Salmasan and sa Klolo family at marami pa po sila ngayon nakantabay. And also Ma'am Flor Solomon from Japan. And from Canada, Risa Ortiz and Ginny Dichoso. And also from Ethiopia. Yan, Ethiopia. Kasama po natin Perez Joji. Yan po yung viewers po natin. And also, meron po tayong viewers also from Forgiven Bible Baptist Church, Consolacion Cebu. Ian Pepito. Yan po yan. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And thank you for watching the Baptist Lunch. Keep tuned in po. At marami po tayong blessing na matatanggap ngayong tanghali. Alright, so maraming salamat po sa mga pastors na ngayon ay nakikinig. And thank you also. You can, alam niyo mga kapatid, ito po yung programang ito ay hindi po exclusively for the Baptist people and for the Christian Bible Baptist Church which I pastor, no? No, hindi po. Ito po yung open para sa lahat. At alam ko, kung makakatulong po ito sa mga members ng ibang mga taga-simbahan, yan po ay hindi po kami magtatalakay dito ng mga bagay na makakasira sa simbahan po ninyo. No. In fact, ang objective nito ay ma-encourage po namin kayo. No? At salamat. Meron pang humabol po. Yeah, may humabol po from USA. Si Ma'am Riza Wekas. And also from Singapore, Ma'am Angel Ang. Yan po. Oh, natanghali po. Hindi ko yata kilala ito, mga ito. But si Riza lang ang kilala ko. Kamag-anak ni Ma'am Jackie, si Riza. Alright. Thank you. Alright. And mga kapatid, dadako na po tayo sa pangkalusugan. Ano? And I hope lahat ng mga nakikinig po sa atin, matutulungan po namin kayo sa napakasimpleng paliwanag po ni Dr. Malaluang kahapon. Napakaganda po ng kanyang napakasimpleng paliwanag. I'm telling you, kahit na po 2 years old, mauunawaan po yung paliwanag na yun. Ano? At mukhang 2 years old. No? Meron po tayo rito mga kapatid, mukhang 1 year old. Pero sabi ko nga po sa inyo kanina, may mga parang sasakyan, bago pa yung kaha, pero luma ng makina.
Pero meron namang luma ng kaha bago pang makina. No? Eh, ganun pala. At birthday rin ngayon ng anak ni Brother Eugene, si Toto. Toto, oh, sige, buhatin mo na yung pansit niyan. Dali mo na rito. Okay? And si Dominic, alam ko, nag-order na yan sa Shakey's. Eh. Alam niya naman yung paborito ko. At alam niya naman na sumasama ang loob ko pag may birthday na hindi ako nakatikim ng pizza. No? Doc Emily, maraming salamat sa pinadala niyo pong Shakey's Pizza. Ladies and gentlemen, this program is brought to you by Shakey's Pizza. Sponsored by Doc Emily, all right? Ngayon naman po ay sponsored by Doc Eugene. All right. Okay, alam ko na sa linya na po natin si Doc Malaluan. Doc Malaluan, Doc Obet, magandang hapon po muli at nais ko lamang po sabihin sa inyo, kayo po ay napakalaking blessing sa programang ito at sa ating mga libu-libong tagapakinig at nagpapasalamat po ako sa inyong bahagi for this week. Mula, could you imagine mga kapatid, mga tagapakinig po namin, mga taga-subaybay, si Doc Malaluan ay kasama po natin mula pa po noong Tuesday at hanggang ngayon, siya po'y excited na magbahagi, makatulong po sa atin ng kanyang mga napapag-aralan at napag-aralan. Kasama po natin ngayon na on the air na po si Doc Malaluan. Doc Malaluan, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa lahat. Marami pong salamat sa pag-invita niyo sa akin. Okay, Doc Malaluan, kasama rin po natin dito ang aking kapatid, ang aking trainer si Pastor Ed at siya po'y bumabati din po sa inyo. Okay, magandang hapon po sa inyo. Okay po, on the air na po kayo, Doc. Okay, so for the last few days, we have been discussing sa inyo po yung mode of action ng coronavirus. Napakinggan din natin na paano natin i-fight back yung coronavirus. So number one, i-strengthen natin ang ating immune system. So, related yan doon sa ating gut microbiome. So, kailangan pakainin natin yung good microbes natin ng pagkain para sa kanila. At ang pagkain para sa kanila po ay yung prebiotic. Mm-hmm. At saka, uminom po din tayo ng mga good bacteria. We call that one as probiotic. Na sinasabi ni Pastor, yung healthy gut, na naibigay na po nakagawa ng formulation ng ang mirab ng healthy gut, this composed of probiotic and prebiotic. So that's the first one. But then, that's the base that we have. We have to strengthen our immune system. Now that we know the mode of action ng coronavirus, kailangan natin ng prevention para kung pupunta siya, kung andyan na sa ating katawan ang virus, pwede natin siyang labanan. So maraming paraan po. Kaya mayroon tayong mga food supplements. We call that one as functional food supplements. Kahapon na nasabi ko yung zinc. Yung zinc ay hindi mag-duplicate ang yung virus sa cell natin. Kung mayroong presensya ng zinc minerals sa ating cell. But the problem is, ang zinc hindi pwede makapasok kung wala tayong ionophore or carrier na sinasabi. Uh-huh. Yung carrier na yon na sinasabi ko kahapon ay quercetin. This is a flavonoid. Uh-huh. It is also an antioxidant. So at the same time, a carrier of the zinc. So hindi makapasok yung zinc kung wala po yung carrier or ionophore. So, yun ang quercetin, ang trabaho niya. Another ionophore is also catechin. Catechin is coming from our green tea. Yung quercetin naman, pwede makuha natin po doon sa grape. Mm-hmm. At sa mga apples, at sa broccoli. So, pwede natin makuha po yung quercetin na yun. So, yun po. Yun ang first, is your zinc. Ang next doon naman, ang na-discuss din natin yung vitamin D, which is very, very important. Yung vitamin D po, yung skin po natin, mayroon pong cholesterol. Mm-hmm. Sa pamamagitan po ng sunlight, kasi mayroong ultraviolet D. Kasi yung ultraviolet, tatlo po yun, A, B, and C.
ultraviolet B, yun ang mag-convert from the cholesterol in our skin into vitamin B3. Coming from the sunlight, yung ultraviolet B, i-convert niya yung cholesterol from our skin to vitamin B3. So, kailangan talaga yung ultraviolet light na B, which is yung maka-sunburn sa atin. So, yun yung ultraviolet light B. So, usually, mga 10 o'clock in the morning up to 12 noon, andyan, marami pong ultraviolet B yan. So, usually, mga 15 minutes lang po tayo for nakabilad sa araw at that time, 10 o'clock up to 12 noon, mga 15 minutes, then enough na yan to have our vitamin D. Okay, yung vitamin D3 will be converted to 25-hydroxy vitamin D from the liver and it goes to our blood. Pwede ng vitamin D analysis from the blood. Ang testing niyan is makukuha yung test natin na 25-hydroxy vitamin D. Yun ang makikita sa laboratory kung deficient ba tayo ng vitamin D. Kasi may normal ranges sa vitamin D. Because if we have a deficient vitamin D, hindi pwedeng kumaksyon yung ating immune cells sa pag-produce ng beta-defensin. Kasi yung beta-defensin will attack the coronavirus and it will kill the virus. Sa pamamagitan ng active vitamin D3. You will have only active vitamin D3 sa pamamagitan po ng immune cells. If we have enough vitamin D3 sa ating blood. Kung deficient po tayo ng vitamin D3, hindi mako-convert into beta-defensin from our immune cells. Kaya... Alright, babalik po yan si Doc Malaluan. Medyo, ano lang po, ni-review niya ho yung ating pinag-aralan last... yesterday, at maganda ho mabalikan po natin yan. Alam nyo, si Doc Malaluan ay teacher po yan, kaya mahalaga po yung ganun, i-review po natin. Alright, habang naghihintay po tayo, binabati po natin ng happy birthday si Romel Tabulado Kinatakan. Siya po ay from Lahog, Cebu City. No? At happy birthday sa iyo, Brother Romel. Thank you for listening. Alright, nandiyan na po, balik na po tayo kay Doc Malaluan. So, yung vitamin D3 in active form, 125-hydroxyvitamin D3, sa pamamagitan ng immune cells, nagiging active yung ating vitamin D, and then the immune cells will produce beta-defensin. At ito ang aatake ngayon doon sa membrane ng ating coronavirus para mapatay siya. Kaya very important that we have enough supply of vitamin D. To kill our coronavirus. Before ko makalimutan pala yung zinc kanina. Yung zinc pala kanina, hindi pwede siyang mag-store sa ating body. Kailangan talaga natin yung minerals ng zinc, i-replenish yan araw-araw. We have to take the food that mayroong zinc, kainin natin or mag-food supplement tayo na mayroon tayong zinc supplement. Kasi hindi po ito nasustore ng ating body, pupunta ito talaga sa ating, lalabas ito sa katawan natin through our bowel movement. Kaya kailangan talaga ng food supplement ng zinc araw-araw. Okay, so tapos na po tayo sa vitamin D. Nakita natin na kailangan natin ng vitamin D3 to kill the virus. Ang next naman is another food supplement is your bromelain. Bromelain is, makikita po yan sa pinya. Kumakain po tayo ng pinya,
there is what we call bromelain. Bromelain is tenderizer, di ba, sa ating pagkain. Lagyan natin ng pinya yung meat para maging tender yung meat. So, tawag natin is bromelain. Ano ba ang work ng bromelain? Di ba sinabi ko last time na mayroon tayong ROS, Reactive Oxygen Species, or Oxidative Stress. And it can cause blood clot in our blood vessel. So sa pamamagitan ng bromelain, ito po yung anti-inflammatory. So yun ang kagandahan noon ng bromelain. At nababawasan po yung blood clot sa ating dugo. Yan ang purpose ng ating bromelain. And next is our vitamin E. E. Vitamin E. As in eagle. So, this is what we call alpha-tocopherol. So, makukuha na talaga itong alpha-tocopherol doon sa mga sunflower seeds. Makukuha natin yung vitamin E. Ito po yung antioxidant naman. The same is true with our bromelain, sa mga antioxidant to. That means they will neutralize the reactive oxygen species na cause ng coronavirus. Because of the coronavirus, makaproduce tayo ng maraming reactive oxygen species or what we call oxidative stress. Kaya kailangan natin ng antioxidant. An antioxidant is our vitamin E. Same is true with our quercetin at the same time. Vitamin is also an antioxidant. And also bromelain is also an antioxidant. Plus another work na rin ng quercetin as a carrier as an ionophore. And also bromelain, pwede po siyang mag-arrest ng blood clot. And also, it's also an anti-inflammation. So, nakikita natin na talagang itong lahat, kailangan natin ng food supplement in order to attack the coronavirus. So, the first one is we need to have a gut microbiome. This is, ang gut microbiome, yung mag-strengthen talaga ng ating immune system. At the same time, we need food supplement para labanan natin yung coronavirus kung nakapasok na po siya sa ating katawan. Kaya nga, mayroon tayong zinc, mayroon tayong vitamin D to kill the virus. Yung zinc at saka vitamin D. So may process of may process po yan para makapatay po ng ang yung vitamin D3 doon sa ating coronavirus. It's beta defensins coming from the immune cells using down the active vitamin D3. So yung dalawa po, yung zinc at saka beta defensins, yun po ang makapatay po. Hindi maduplicate. Yung beta defensins ang makapatay, but the zinc will not duplicate our virus. Hindi na po siya dadami sa ating katawan. Very, very important po yung zinc na kailangan ang supplement niya is araw-araw po. Kasi yung zinc ay hindi po ma-store sa ating body. That's why we need a supplement of that. Or kapag kumain tayo ng mga pagkain puno ng mga zinc minerals. Kaya yan, ng oysters, sabi ko, ang mga shellfish. So these are some of the sources of the zinc mineral of the, from the foods. So very important po na kailangan talaga yung zinc supplements is araw-araw natin inumin. So that's it. And then mayroon pa pong isang vitamin E. Tapos na po yung vitamin D, C, at E. Vitamin A na naman. Vitamin A is your beta-carotene. At saka yung malunggay, Liv. Kung marami po yung vitamin A, yung malunggay. So, kailangan natin kumain ng mga lumalunggay. Yun laging pinapakulo. Yes, vitamin A.
Diba sinasabi natin na dahil sa coronavirus, mayroon tayong cytokine storm. Nagloko-loko po yung ating immune cells. Nag-release po ang mga cells ng cytokine na hindi na nag-communicate from other immune cells. So nagloko, naging overactive po ang ating immune cells. Kaya nga, dahil sa virus, kaya na-destroy po yung ating mga tissues, ang ating cells. Dahil sa cytokine storm. Sa pamagitan po ng vitamin A, so vitamin A is anti-inflammatory at saka nanonormalize po yung ating immune system. Yun po ang trabaho ng vitamin A. Mm-hmm. Ikakalma po niya ang ating immune response. Hindi nagiging overactive na po, kundi manormalize na po yung ating immune system sa pamamagitan ng vitamin A. Kaya, palagiing kumain ng malunggay every day. Wow. Yeah. So, nasa backyard lang natin, ang dami-dami nating malunggay eh. Yeah, so, kailangan ilagay lang natin sa ating pagkain araw-araw. So, para mayroon tayong vitamin A. Para mag-normalize talaga yung ating immune system. Pag andyan na po ang iyong coronavirus na sa katawan po natin. Oh. Ito pong lahat na sinasabi ko, ito mga food supplement, vitamin A, vitamin D, C, E, at saka quercetin, zinc, at saka bromelain, gumawa po ng formulation ang Mirab. Yun. Oh, yes. Okay. Lahat na po, in one capsule na po. So lahat-lahat na sinasabi ko ng mga food supplement, functional food supplement, the same with the prebiotic and probiotic, inilagay na po nila sa isang capsule. Isang capsule lang, Doc? Yes, nandun na lahat po kasi sinabi ko. So kaya nga, all in one, andun na po doon sa kanilang capsule. Wow. So kaya yung Mirab, nag-apply na po sa FDA dahil that's a functional food supplement. Siguro by next month or 2 weeks from now or next week siguro, lalabas na po yung approvals from the FDA, which is this functional food supplement. Doc, and this... Doc, ano po ang pangalan nito, yung capsule na to? Zinc into cell ata or zinc ionophore ata yung sinabi niya. Okay. Hindi ko pa, so siguro tanongin natin namaya si Rolly, no, kung ano ba yung pangalan ng kanilang, yan, zinc okay. Ionophore ata or zinc into cell. Zinc into cell. Yes. Okay. And then itong because zinc, very, very itong important Doc? Yung zinc nga, di ba sinabi natin, Doc, yung zinc talaga, Doc, hindi magduplicate. Doc, hindi magduplicate ang coronavirus. Doc, excuse me po. Ito okay. Pong zinc into cell na to, lahat ng lahat ng sinabi mo na formulate ito into one capsule. Tama yes po ba? Yes po. Ando na yun. Mayroon ng probiotic, mayroon ng prebiotic, wow. Mayroon ng quercetin, mayroon na pong zinc, mayroon na pong bromelain, mayroon na pong vitamin D, mayroon vitamin C, mayroon vitamin E. In one capsule po. Kasi sinabi ko sa kanya, pwede ba gumawa ka ng ganyang capsule para hindi na tayo bibili ng marami pang mga supplement, isa na lang? Alright. Oh, so, and kaya sabi niya, Doc, kaya ginawa Doc, niya. Okay, ginawa Doc, niya yung sinabi ko because Doc it Obet, is part of the study. Okay, Doc Obet, ito po yes. Ay hindi lamang ito, if you have all of this, itong zinc into cell na to, hindi lamang yes. Po ito, para sa ngayong crisis natin na ina-atake yes. Natin yung coronavirus, kundi yes. Ito po ay prophylaxis natin or prevention po natin ito sa lahat ng pwedeng dumapo sa ating sakit. Tama po ba? Yes po. Kasi sabi ko sa inyo, hindi lang ang coronavirus, maraming klaseng virus pa rin, maraming yeah. Pa rin bacteria, maraming pa rin fungi na pathogen. So ito po ay pwede rin po itong pangdepensa sa bacteria at hindi lamang po sa virus? Yes po, yun. Sa lahat ng mga pathogen po. Bacteria, fungi, virus, any bacteria, or any fungi. Doc, sigurado na po ba ito na mag-i-exist itong zinc na to? sigurado na po ito na mabibili natin? Sigurado? Yes. Wow. Mga kapatid, mga kaibigan, napakaganda po ito. Kung ito po ay talagang makikita na po natin. No? At sinabi,
sinabi po ito ni Doc Malaluan, Doc Obet, at ito po'y talagang, I think, may bahagi po ito si Doc Obet sa pag-invento po nito. No? Okay, Doc Obet, tuloy po kayo. Teka lang po, medyo nagkaroon lang ng problema sa... Okay, okay na? Okay. Microphone. Sige, ilipat lang sa ibang microphone. Oh. Kala ko naka-speaker tayo. Okay. Mga kapatid, kung nandiyan si Rolly, okay. Nandiyan ba? Rolly, okay, okay. And maganda ho kung... Okay, nandiyan na? Okay. Okay, sige po, okay. Sige po. So, ito po yung ating tinatawag na prophylaxis prevention. Kasi, iniisip ko palagi yung ating mga frontliners, ang mga health workers. Kasi andun talaga sila sa mga pasyente ng may coronavirus. At talagang madali silang mahawa dahil sa coronavirus. So, I think, sinabi ko talaga sa Mirab that they will give free of charge talaga. Ibigay nila nito itong mga capsules na ito na nag-develop at ma-approve na sa FDA. Bibigyan ang mga frontliners at ang mga health workers. Part ganyan ng prevention para sa kanila po. Hello? Opo, opo. Naririnig. Okay. Bakit mahina? Okay. Mahina siya. So, this is really good for the health workers and for our frontliners. Kasi sila po yung nag-aalaga sa atin. Opo, opo. Para hindi mag-spread yung ating virus. At lalo na po yung mga health workers, sila po ay tumutulong sa ating mga COVID patients. Yeah, opo. Kaya nga, sinabihan ko si Rolly, itong capsule na to, zinc iodophore, zinc into cell, please give this capsule doon sa ating mga health workers at saka frontliners. Opo, kaya po, Doc, alam niyo po, Doc, alam niyo si Brother Rolly ay napakabait niya at in fact ako po mismo personal okay. Na pumupunta po sa mga frontliners po natin at namimigay po ako nung kanyang vitamin C na pre and probio. Ano po? Yes, kaya yes. Kung ito pong zinc na ito ay mapo-formulate na at makukuha, in fact, ngayon, marami na pong nagtatanong. Simula nung in-announce nyo ngayon, marami na pong nagtatanong ngayon kung saan ito mabibili. Oh. At kung kung si Brother Rolly ay makakapag-formulate pa nito, na pwede pa ho nating ibigay sa atin po mga frontliners, napakalaking blessing po ito, Doc. Thank you very much po. Napakalaking blessing po ito. Yes, kasi kailangan talaga natin magtulungan because as of now, wala pa tayong approved na drug for our coronavirus. All we have to do is really prevent the disease, prevent the virus para punta sa ating katawan. Doc Obet, pwede rin ang may tanong po dito, pwede rin po ba ito sa bata? Yung zinc? Okay. Pwede po ito sa bata because even that, kasi yung formulation niyan, if hindi masyado mataas, it's really normal even para sa mga bata. Pwede po. It's safe to the children as well. Doc, may limitasyon. Doc Obet, may limitasyon po ba sa edad? Wag lang masyado yung baby. Siguro mga around 5 years old and above. Okay, 5 years old and above. Okay. Pwede na, 5 years kasi ang paniwala ko naman, Doc, ayon sa mga naririnig ko sa napakaraming doctors, no, na yung baby hanggang sa lumaki yan, just like what you're saying right now, 5 years old, matibay ho ang immune system ng mga yan. Exactly. Kaya itong ating ito, pandagdag lamang po ito. Tama po ba ako? Yes. Actually, this is really for prevention sa atin. Para kung andyan na yung virus sa katawan natin, hindi tayo pupunta sa severely ill patient. Pwede tayo maging asymptomatic at saka mild lang po tayo. Okay. Hindi tayo dadako doon sa severely ill patient na.
All right. Doc Obet, paki-permis lamang po kayo sa linya kasi si Engineer Rolly Raxa, nasa linya po natin. Meron lamang po siyang kunting sasabihin tungkol po sa pangalan ng gamot or pangalan ng supplement po natin. Paki-stay lang po kayo sa linya. Ano po, Doc Obet? Apo. Okay. Brother Rolly, on the air kayo, Brother Rolly. Paki-sabi lang sa amin, please tell us something about the zinc na ito. Brother Rolly? Hello? Yeah. On the air na kayo. On the air na po kayo. Good afternoon po, Pastor. Opo. On the air na po kayo. Magandang hapon. Sir, at saka lang. Hello? Yeah. Sige lang, tuloy-tuloy lang po kayo. Wag nyo nang hintayin yung nandyan sa monitor ninyo kasi medyo nadidelay yung monitor and then tuloy-tuloy lang po kayo. Medyo natutuwa po ako. Brother Rolly, pakibago po kayo ng pwesto kasi medyo nagpuputol-putol po kayo. Pakibago po kayo ng pwesto. Hello? Yeah. Okay. Sige po. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Salamat sa Panginoon at talagang tuloy-tuloy na tumutulong si Doc Obet sa atin. Yeah, nasa linya pa natin si Doc Obet. Nakikinig siya. Natutuwa po ako ngayon na ibalita at ang ating CPR po, ating product certification based on doon sa depensa namin last time about COVID. Kasi lahat po ng COVID ngayon na pwedeng makatulong sa COVID na meron po ma-study ay ina-approve po ng FDA. Good. So, ngayon po ay nasa printing na po tayo, sir. Ipanalangin na lang po natin ang ating mga materials kasi puro imported po ito. Uh-huh. Except po sa zinc natin. Zinc. So, later on siguro we will discuss with Doc Obet kasi ang itong molecule na ito, meron siyang broad spectrum capacity. Sabi nga ni Doc Obet, ayon po sa study na nagtatapunan kami, ito ay pwede sa fungi, sa virus, sa bacteria. Mm-hmm. So, even the other group of doctors, magpapagawa na po sila ng specific uniform para po doon sa bacterial infestation sa bitukan naman dahil nga sa effect po nung COVID na nasisira ang lining ng bitukan ng tao. Dahil sa AC2 na nakatipit sa gilid ng ating bituka, sinisira po niya ito. So, nagpa-design sila ngayon ng specific microbiome molecule with zinc. So, ito po ay isasambunin ko pa din kay Doc Obet sa strength ng zinc for absorption. So, natutuwa ako dahil pinayagan tayo na igawa natin at basically this molecule is 2014 pa itong sinend ni Doc Obet sa akin na study, complete study ito, patungkol dun sa ionospore capacity ng natural flavonoid na pinag-aralan ni natin at ni Doc Obet mismo, siya mismo ang lead scientist dito under USA at Mindanao State University. At nakita ko na ginagamit natin sa manok, sa hayop at sa katawan ko mismo, exposure yung ubo, yung lagnat, hindi mo na kailangan ng paracetamol, kundi very effective siya sa ubo, sa lagnat, sa sipon na mga natural, at especially sa viral na approach. So, ginagamit namin ito sa mga, actually, this is prophylactic eh, kasi meron na nag-claim na meron yung gamot ngayon. Ang ini-emphasize lang ni Doc Obet dito is that, bago katatamaan, huwag naka-prophylactic ka, hindi ka na madadalas. Yun. Control na sa katawan mo. Yun ang maganda. So, ibig sabihin, you don't need to go to hospital para ma-overwhelm ang hospital natin. So, yun po ang ini-emphasize ni Doc Obet sa akin. Kasi sabi ko to, may nagawa na sila. Basta fundamental kasi na nagawa na gamot ngayon is a drug for COVID talaga. So, ibig sabihin, infested ka na. Nagkaroon ka na ng problema. Ang ini-emphasize natin dito is, preparation na hindi tayo patamaan. Kung tamaan man tayo, ma-overcome ng ating katawan,
magkaroon ng oras ang ating katawan na makapag-develop ng antibody. So, hindi mag-deteriorate ang katawan natin dahil dito sa ating approach. So, nakita ko, basically, meron po tayong study, kung mga study ng dinadala din ng Doc Obed, Journal of Virology, basically, small molecules blocking the entry of severe acute respiratory syndrome, coronavirus into host cell. So, napaganda po nito kung mabuksan. Ito ang siguro, si Doc Obed po ang authority na mag-explain nito. Siya po ang lead scientist natin. At kami po ay tagagawa lang ng libet at ng grupo ng mirat ng molecule according sa requirements na pinapagawa sa atin. Yet, very effective. At medyo mahal lang itong iniinom namin ngayon, Pastor, dahil commercial use ito, commercial made. So tayo naman ay nakalusot na yung mga CPRs natin. I believe mga 2 weeks from now. 2 weeks from now po ay makarating na din ang ating materials at the same time ang ating papel. So, Brother Rolly, walang problema sa approval ng FDA. Ang problema na lang natin ngayon, ang hinihintay na lang natin ngayon is the materials? Romat? Wala po. Wala po. Lahat po ngayon ng gamot na pwedeng i-approach natin. Especially makatulong tayo. Hindi na po kasi ito maan sa business eh. More on na ito sa tulong sa mga frontliners natin. Wow. Wow, importante, that's good. Po ito na nakarating ang ating material. Hallelujah. That's so, good. So, makita po natin ang variable even po sa design ng molecule sa pinadesign ni Dr. Obed. At the same time sa cost na kayang ng tao. Yeah. Sa yun ang mahalaga. CD na class ng tao. Kasi yun po sila ang pinakamaraming tao na nagkumpul-kumpul at sila po ang pinaka-prone doon sa infection ng COVID na ito. Uh-huh. Majority po ay itong mga tao nasa area na isang lugar na hindi separate sa isang bahay, apat na pamilya, limang pamilya. Ito po ay kayang inumin. Even po ng bata, Pastor. Uh-huh. Even po ng bata. 2 years old and onwards, pwede na pong makainom nito sa design na ito. Yeah. Ito wow. Po ang gandaan nito. Hindi pala, wala lang kaming study pa ngayon sa Puntis. By the way, si Doc Obed po ang magbibigay sa amin ng technical data sheet. Doon kasi ang ruling po is galing sa kanya, papunta sa amin, application and FDA. Yun po din, application na tayo. Mm. Kung kailangan po ng animal trials and also the lethal dose, DOH, kasi sinusuportahan naman tayo ng PTAC din eh, ng okay. DOH mismo. Okay, good. Oh, so Brother Rolly. Yeah, Brother Rolly, mga ilang weeks na lang bago lumabas ito sa market or bago natin sa biyaya ng Panginoon, baka makasampul ba kami? Ipanalangin po natin to, Pastor, kasi medyo ang dami pong demand sa buong mundo ngayon. Kasi dalawa po ang tinitignan ng tao ngayon eh. Sa technical side is yung nagpre-prepare prophylaxis at saka medicine. So tayo kasi, we do it prophylaxis para in case tamaan man tayo, very minimal. Lahat po nung nakaraan na ramdaman ko na sobrang lahat ng sakit na ramdaman ko nung nakaraan sa biyaya po ng Panginoon, very effective. Wow. Saka yung kapa, ito pong tolerance nito, yung safety po ng itong flavonoid na ito, may study na po ito. Yun po ang agandahan, may study na po ito, hindi na po ito idadaan sa animal trial, ginagamit na po ito sa human trial talaga, sa human use na po talaga, as prophylaxis. Yeah. Napakalaking blessing ito. Ipabalik ko na po kay Doc Obed, Pastor. Okay. Alright. Doc Obed. Thank you, Brother Rolly. At so, hindi magtatagal, ay makikita na po natin ito sa market at makakatikim na tayo ng sample nito. Opo, Pastor. Ang pinaka-target po natin ngayon ay hindi po business sa una-arangkada. Ang una-arangkada po na i-produce natin, ito po ay para sa mga frontliners. Wow. We have to talk with the mga hospitals. Wow. We have pambihira. Napakarami. Universities na
network ng mga scientists natin. Wow. At grouping tayo kasi hindi man kasi meron kasi pastor is a technical group from research to market lang ang trabaho ko, but definitely may sasalita in behalf doon sa molecular activity ng ating produkto at saka efficacy at safety ay ang academic na scientist po natin, ang grupo po natin ng ATN Universities Network. Wow. Which is the Mindanao State University. Okay, wow. Maraming salamat, Brother Rolly. At wow, napakalaking blessing po ito. No? Could you imagine makakatanggap tayo ng prevention, ng prophylaxis na libre, lalong-lalo na po yung ating mga frontliners. Napakalaking blessing, no? So, Doc Obet, okay na po. At may masasabi po kayo. Sige po, at yung, tapos na po si Brother Rolly. Okay. So, nakikita natin, ongoing na po yung, ginagawa na po yung capsule na sinasabi ko na mga functional food supplements. For the meantime, ang advice ko talaga, bilag po tayo sa araw ng 15 minutes every day para makuha talaga natin yung vitamin D3 na convert yung ating cholesterol from our skin into vitamin D3. At the same time also, yung mga elderly people po natin, pwede, suggestion ko talaga sila, magbilad talaga sila sa alas, sa araw, yung 15 minutes, vitamin D3, para makuha nila yung vitamin D3. Mm-hmm. Kasi hindi magiging effective ang ating immune cells to produce beta defensins kung deficient po yung zinc sa ating katawan. Wow. So kaya kailangan sufficient amount in normal level ang vitamin D3 sa ating blood in order to function it well, so that beta defensins from our immune cells can attack the coronavirus. Para hindi tayo lalala, once andyan na yung virus natin, hindi tayo pupunta doon sa severely ill. Magiging asymptomatic po tayo, pwede asymptomatic lang o pwede mild case lang po tayo. Mm-hmm. So yun ang talagang yung timely na gagawin po natin. At saka kumain ng malunggay. Yeah. Nasa bakuran lang yan. Yung vitamin A, para wala yung cytokine storm. Yeah. Kung wala man sa bakuran, makihingi na lang sa ibang bakuran. Yeah. Opo. Yung malunggay everyday. Sa Pilipinas naman talaga. Sa Pilipinas po, dito po sa atin, sa Pilipinas, talagang napakarami naman po talaga malunggay. Kaya pwede naman talagang humingi, no? Pwede naman. Ang kagandahan nga po sa malunggay, kinakain yung dahon, kinakain pa yung bunga, ano po? Okay rin po yun, masarap din yun. So, Doc Obet, maraming salamat po at tayo po ngayon ay inabot na naman po tayo ng oras. At lubos po ang programang ito. Nagpapasalamat po sa inyo sa mula pa nung Tuesday hanggang ngayon sa katapusan ng pag-i-airi ng programang ito ay kasama po namin kayo. At maraming salamat po sa huling impormasyon na binigay niyo po sa amin patungkol po sa zinc na ito. Ano? At could you imagine, yung sinasabi niyong zinc ay ngayon hindi lamang bibili natin isa-isa. Meron na po tayong makukuha ng isahan lang na kapsula. Ano po? And ang pinakamaganda sa unang pagkakataon, matitikman natin na walang bayad. Ano po? Kaya maraming salamat sa Mirab Company na nagbibigay po ng ganito. At for your information, Doc Obet, ay ang Mirab Company, marami na po tayong natulungan na napagaling na meron po talagang cancer talaga. At sila po ay makakapag-testify, ito pong mga may sakit na ito, itong mga nagka-cancer na ito, minsan pagka hindi na po bawal at medyo libre na, tapos na ang ating ECQ, ay iimbitahin po natin dito sa programang ito para mag-testify po sila ng personal talaga. Ano po? My pleasure. Salamat, Doc Obet.
at sa inyong mga kinatawan din po dyan. At I hope hindi lamang po tayo magkakasama-sama sa linggong ito, kundi sa mga susunod pa, sa pagkailangan po namin ng inyong impormasyon, ay patuloy po kayo makapagbigay po sa amin ng impormasyon para sa pangkalusugan. Opo, opo. Thank you very much. My pleasure. Next time only, if you have, kung marami pa mga pong mga tanong, you can write your question and send it to me, and maybe there's another session to answer all the questions that you have. Okay. Maraming salamat okay. po, Dr. Obed, okay, at mabuhay po kayo. Thank you. God bless. Okay. Yan po si Doc Obet Malaluan, mga kapatid at mga kaibigan, na katulong po natin sa programang ito. And yung pong sinasabi niyang na-formulate na po ng Mirab Company. At ang Mirab Company, for the information of everybody, yan po ay pinangungunahan po ng ating kapatid, si Brother Rolly Raxa. At ipanalangin po ninyo, ang unang-unang makikinabang po niyan ay ang ating po mga frontliners at yung makiki frontliners din. You know, wala pong iba kundi yung mga nangangailangan po sa ating simbahan, mga kapatid. Yan po ay pinamamahagi po ng libre sa unang arangkada. At ako po ay naniniwala na tayo po ay magkakaroon po ng pagpapala mula po dyan, no? So, Brother Rolly, maraming salamat sa pakisama mo sa programa, pagsama mo sa programa po natin ito ngayong araw nito. And hopefully, Church, let's pray for the Romat, no, na dumating na po na maayos, at para masimulaan na po yung pag manufacture po ng itong zinc na ito, no, at into one. Parang naalala ko nga po eh, merong mga ganyan, kung familiar po kayo doon po sa tinatawag na ano nga yung kanina binabanggit ko, A to Z Zentrum, no, meron pong ganyan eh, yung Zentrum A to Z, no. And hindi ko lamang po alam kung meron din po yung katulad ng sinasabi ni Doc Malaluan na sasakyan, yung quercetin, Ayuna 4. No, hindi ko po alam kung meron pong Ayuna 4 yon. But you know, pagka wala pong Ayuna 4, ang zinc ay ang nakakapasok lamang po dyan ay mga 20%. No? So if you want like 80% or more, kinakailangan po may Ayuna 4 po yan. No? Na binabanggit po sa atin. Well, anyways, so lahat po yan, mga kapatid, ay magiging blessing po sa atin. Mga may nagtatanong na po ngayon kung saan po makukuha ito, i-announce po namin kaagad yan sa inyo, mga kapatid, sapagkat ang programa pong ito, ang layunin ng programang ito ay makatulong po sa atin spiritually and physically. Napapansin ko lamang po, marami ng pagdating sa physical, marami na pong umaalis. May mga ilan-ilan na, no? Hindi naman makaramihan, pero may mga ilan-ilan na parang hindi sila interesado sa physical. Pero alam nyo, napakahalaga po ang physical. Mas maganda, alam nyo, nalulungkot ako pagka may sinasabing may napupunta sa hospital, kasi napakadelikado po ngayon ang ma-hospital. No? Napakadelikado. Merong na-hospital na ang sakit niya ay hindi naman ho COVID-19. Pero bago siya umalis ng hospital, nagka-COVID-19 po siya. Hindi naman ho ako sa nananakot, pero yan po yung nasa balita, mga kapatid. Kung kayo ay nagbo-monitor sa ating balita araw-araw, maririnig nyo po yan. Ano ho? Kaya ang ina-avoid po natin, pinakamaganda na dinidiscuss po rito ni Doc Obet Malaluan, ay yung pong prevention, prophylaxis kung tawagin sa kanilang terminology. No? Pero sa atin, prevention po ito. Mas magandang wag na kayo ma-hospital sa bahay pa lamang o bago pa man dumating ang mga virus or bacteria na tinutukoy po natin, eh, protektado na po tayo. Kumbaga sa gera, ay meron po tayong shield na. No, and of course, above all, ang ating shield ay wala pong iba kundi ang ating Diyos, ang kanyang salita. Ano po? Yan po, ako'y naniniwala na ngayon, sa huling araw po ng pag-i-airy po ng programang The Baptist Lunch, ay nakapagdulot po kami sa inyo ng Bunch of Lunch. No? At maraming salamat sa iyo, Pastor Kennedy Baya, sa iyo pagsusubaybay, at sa lahat ng mga nandito po. Alam nyo, may nagtanong patungkol po sa pagkukulob, yung mga sinaunang style ng pagpapagali, no? Ang alam ko po sa pagkukulob, yung naglalagay ng tubig, pinakukulo yung mainit na tubig, nagpapakulo ng mainit na tubig, nilalagay ng asin, and then nagtatakip po siya ng kumot. Eh, ang alam ko lang po dyan, ang mahalaga lang po dyan, ay yung pagpapapawis. Mga kapatid, sa panahon na ito, hindi ninyo na po kinakailang magpakulob para pagpawisan. Sa sobrang init, grabe. No?
At hindi rin po pwede huwin sa COVID kasi ang alam niyo po, ang COVID ang inaatake yung respiratory po natin system. Lalo kayo mahihirapan kasi humihinga. Kasi respiratory, ibig sabihin, it has something to do. May kinalaman po yun sa paghinga. Eh kung hinahihirapan na kayong paghinga, magkukulog pa kayo, ay tapos na ho. Ang tawag po doon, mga kapatid, is rest in peace. No? Kaya ingatan po natin. Magkonsulta po tayo sa doktor. At sa mga nakakaalam, huwag po kayong mahiya. No? May mga doktor naman po tayo. Anytime, pwede nyo matext si Doc Eugene. Anytime, pwede nyo po ako matext. At ikukonsulta ko rin po yan sa kanila. No po? At kaya po, salamat sa ating programa. Salamat po sa mga kinatawan ng programa pong ito. And kasama po natin ngayon si Pastor Ed. Marami po salamat kay Pastor Ed. At sa lahat po ng mga kinatawan ng programa. Sa lahat po, sa nagsusubaybay. I hope you can pass the link. No? Share the link. And then sabihin niyo po sa kanila, huwag silang mahiya. Kung may katanungan sa kanila, may katanungan po sila, magtanong po sila ng direkta dito po sa ating programa. And sige lang po, ito po'y para sa lahat. At ang layunin po natin, makatulong sa napakaraming mamamayan natin na mga minamahal po natin mamamayang Pilipino all over the world. Ano po? So maraming salamat. And again, sa mga frontliners po namin, hindi po kami aalis dito sa programang ito na hindi po kami magbibigay ng pagpugay sa inyo na aming mga minamahal na mga frontliners. Diyan po sa kaila Colonel Arlene Epe. No, lagi po namin kayong pinapanalangin. Colonel Manrico, Colonel Jed Ubar, at Colonel Cesar de Ocampo, and Commander Banong, Sir Bano, diyan po sa Dabao. No, at ganoon din po kay Commander Oka Aguda. No, sa lahat ng mga kapatiran po natin, mga kapulisan, Brother Walter, si Venus, at si... by the way, gusto kong pasalamatan po si Sergeant Romy Esposo. No? Toto, maraming salamat ha, kaya hinatid mo si yung ating kapatiran doon sa Muntinlupa. Ha? Salamat sa iyo. Oh. At salamat sa inyong pagmalasakit sa ating kapatiran. Ano, marami tayong mga kapatiran na gumagawa po talaga ng ganyan. No? At sa mga area leaders na nagdahatid ng mga supplies doon po sa ating sa atin pong mga kapatiran, no? Masisipag na mga area leaders na sila po yung mga frontliners din. Could you imagine? Ay kanila rin po mga kapatid inaano yung tag nito, sinasacrifice, sinusuong ang risk ng COVID-19 para lamang po makapaghatid ng mga pagkain, tulong sa ating mga kapatiran. In fact, bukas, si Pastor Louie, yung ilan sa mga kapatiran po natin, maghahatid na naman po sila sa bundok doon po sa ating kapatiran. No? By the way, sa lahat po ng mga nag-i-involved para sa ating contingency plan at nagsusuporta po rito, bukas, maghahatid na naman po kami sa pamagitan ni Louie, ni Pastor Louie, doon po sa si Brother, panalangin niyo po, si Brother Benson at si Brother Saddam, maghahatid po sila ng supply doon po sa mga kapatiran po nating Aita, doon po sa Kapas, ano po. At the same time, sila po yung mag-hold na naman ng service po doon kasi medyo hindi raw po yata naabot yun ng rasyon ng atin pong mamamayan kasi sa dami naman po ng inaasikaso po ng gobyerno po natin. Pero wag na ho natin silang paghanapan yung gobyerno natin. Tumulong tayo sa gobyerno po natin. No? Napakasipag ng ating presidente at mga kabinete niya, inaasikaso po yung atin. Wag na tayong magsalita pa na mag-i-ignite ng ibang mga mamamayan, no? Eh, kundi tulungan natin. Kung may nakikita kayong tulong, wag na ho kayong magpakita pa or tumulong para makita. Kundi tumulong kayo kahit walang nakakita. No? Yan po ang Christian way, no? Alright, meron po ditong request, mga kapatid, na si Ma'am Jovita de la Cruz, nanay po ni Ma'am Viring, ano po, na-stroke po siya, panalangin po natin siya, ngayon ay nasa ICU po siya, at panalangin po natin ang kanyang fast recovery. Ano po, si ang pangalan po, Jovita de la Cruz. Oh, bagamat de la Cruz po ito, mga kapatid, panalangin po natin, Jovita de la Cruz. Ano po, siya po yung nasa ICU po ngayon. Okay, meron lamang po ditong binanggit si Doc Eugene, ano ho, at siguro tapos na siya sa kanyang pag-opera.
meron po patungkol po sa steam inhalation. Steam inhalation is more for muscle relaxation of the airways. At the same time, it has anti-inflammatory effect or effect and soothing effect, but not to treat the disease. Okay, yan po yan. So para lamang, sana yung maunawaan nyo po yun. Para lamang po ma-relax yung inyong airways at magkaroon yung inflammation ay bumaba or humupa yung kanyang pamamaga. So makakatulong naman po ito sa pag-treat. Pero palagay ko sa tamang ano po, tamang pamamaraan ng steam inhalation. Katulad po ng ano tawag noon pag may hika, ano tawag noon? Nebulizer, yon. So again, kailangan niyo pa rin po ng ano ng consultation. I-consultan niyo po. Hindi basta-basta magkaroon kayo ng kasi pag nagtalukbong kayo, kunti na ang air na ano napapasok, delikado na. So pinakamaganda po yung nebulize, yung nebulation. May nebulator kayong ginagamit. Ano po? So naka-design po talaga yon para doon. Okay? All right. So si Colonel Dawatan din po ay nasa Sulupuso siya ngayon, si Colonel Dawatan at si Colonel Patricio po, no? Ito po yung mga kapatiran po natin nasa frontline ngayon. Si Colonel Patricio ay nasa Zamboanga, no? And tulungan po natin sila na sila po ay ingatan ng Panginoon sa kanilang mga kung saan po sila ngayon ay naka-assign po mga kapatid sa kanilang doon po sa front line. No po? So, panalangin, sama po natin sila lagi sa panalangin. Alright? Para sa lahat ng mga frontliners, sa mga doctors na nakikinig po dyan, sa, alam nyo, yung Makati Medical Makati Medical Center, marami po tayong doctors na nakikinig po dyan. At magandang hapon po sa inyo. Kayo po yung aming pinapanalangin. Kayo po yung hero po namin kayo na mga doctors na ngayon ay nasa front line. At lagi po kayong ingatan ng Panginoon. Ito po ang awitin para po sa inyo. Isama niyo rin po pala sa panalangin mga kapatid, si Colonel Quaresma, Nida Quaresma. Kami sa inyo mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong walang sawang pag-subaybay. And I hope ngayong umaga o ngayong hapon nabigyan na po namin kayo ng bunch of lunch. And we will see you again
on Tuesday. All right. Have a great day. Enjoy your lunch and mabuhay po tayong lahat. I love you.